Magno, ikaw? Oh, ako nga. Ang manugan mo at sa ayaw at sa gusto mo, pipirma ka. Kung di, gayon pa lamang ay hindi mo na makikita ang anak mo't apo mo. Sige! Subukan mong bunutin ang baril mo at mauunang sasabog ang ulo mo. Limuel, anong ibig sabihin nito? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mong pusakal ka? Oo, pusakal nga ako. Anay ng lipunan. Gawain hindi tama ang kinabubuhay ko sa araw-araw. Pero sino ang gumawa ng pagiging pusakal ko? Sino? Hindi ba't kayo na nagsasabing pamilya ko? Nasaan kayo nang kailangan ko ang sinasabi niyong pamilya ko? Lemuel, patawarin mo ko. Napakalaki ng kasalanan ko sa iyo, pero maniwala ka't sa hindi. Araw-araw kang laman ng aking isipan. Hacienda Monteverde, mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Hacienda Monteverde! Ang nakaraan, nawala kahit papaano ang pag-aalala ni Manuel dahil nakabalik sila sa bayan na ligtas. Tunguloy silang tatlo sa bahay ni Iya, kaya naging panatag ang kalooban ni Manuel. Sa kanyang pag-iisa ay muling tinignan ang kwintas na suot-suot nito, at bumalik sa kanyang alaala ang kanyang nakaraan, kung papaano ang 5 taong bata ay niyaya ng kanyang tito upang mamasyal, pero iniwanan lamang ito hanggang sa tuluyang mawala. Nadampot ng isang hindi matinong pulis na nagbigay sa bata na nagngangalang Jeda kay Boga. Namungkahi na hindi matinong pulis ay pinalitan ang pangalan ng batang Jeda na bago nitong pangalang Manuel para tuluyan na siyang hindi matuntun ng mga magulang at magamit sa iligal na pamumuhay. Ganun na lamang ang himutok ni Jeda ng maalala kung papaano sinira ng tsuhing si Magno ang buhay at kinabukasan nito, magamat nasiguro nito na siya nga ang batang si Jeda na bukang bibig ni Don Felix, ay hindi nito magawang ipagtapat ang totoo dahil sa takot na hindi siya paniwala nito. Ganun pa man ay hindi nagpahalata ito kay Don Felix at Iya. Pinapanindigan na siya nga si Manuel. Masaya silang nag-uusap hanggang sa nauwi ang usapan sa pandurukot ni Manuel kay Don Felix. At ngayon mga kaibigan, dito natin ipagpapatuloy ang dulang pinamagatang Hacienda Monteverde! Ano po ang plano? Kung may plano man ako sa ngayon, ay ang paghahanda sa mabuting hinaharap ng aking anak at mga apo. Mga apo,
Yan ay kung mahahanap mo pa si Jeddah na siyang tanging magkapagbibigay saya sa akin bago man lamang ako mamatay. At alalahanin mo yung pangako mo sa akin. Na ano po? Ang hanapin ang nawawala kong apo, si Jeddah. Ikaw, anong plano mo, Manuel? Sa ngayon kasi, ay hindi ko pa masasabi. Bakit naman hindi po mamasabi? Ikitang-kita ko kung gaano mo kamahal itong nobya mong siya. Hindi pa ba sapat na maging dahilan yan para magkaroon ka ng plano sa buhay na kasama siya at ng inyong magiging mga anak? Tama po kayo. Si Iya po ang nagbulat sa akin na maganda ang buhay na masaya at tahimik. Hindi maligalig na buhay sapagkat alam natin tayo ay sumusunod sa batas. At yun nga po ang kinatatakutan ko sa inyo. Ang batas. Alam ko. At dahil nga dyan, kaya kita gustong makausap. Ha? Tungkol nga sa involvement mo sa pagdukot sa akin. Ipapakulong niyo ba? Sana. Pero sa gabutihang ipinakita mo sa akin habang ako'y bihag ninyo. At ang pagliligtas mo sa akin ay pinapawalang sala na kita. Hindi niyo na po ako ipapakulong. Oo. Absuelto ka na sa akin. Ha? Opo. Opo, marami pong salamat po kung ganun. At hindi ka talaga dapat makulong. Alam mo ba kung bakit? Bakit po? Dahil kung ipakukulong kita, sino pa ang maghahanap sa pukong si Jeddah? Hindi ba? Bukang bibig talaga niya ang paghahanap kay Jeddah. Sasabihin ko na bang ako si Jeddah? Pero maniniwala nga kaya siyang ako si Jeddah? Bakit? Natahimik ka? Don Felix, natutuwa lamang po ako. Hindi ako makapaniwala. Si Magno lamang at ang kanyang mga tauhan ang aking ipagkukulong. Kawawa naman si Bogart. Siya pa man din ang nagpalaki sa akin na kahit masamang tao siya ay nagpakita naman ng kabutihan sa akin. Pero nagkasala si Bogart sa batas. Kaya batas na ang bahala sa kanya. Siya nga pala. Okay na ho ba kayo dito? Ha? Nakabihis ka. Saan ka pupunta? Salamat naman. At hindi na ako isasama ni Don Felix sa mga ipagkukulong niya. Kahit ako ang nanguna sa pagdukot sa kanya. Kahit siguro hindi na ako magpapakilalang ako si Jeddah. Okay na. Nakalayan naman na siya. At hindi lang naman ako. Handang tumulong sa kanya. Kahit hindi na ako magpapakilalang si Jeddah. Total, matagal ng panahon yun.
mas masasaktan ako kung pagkatapos kong magpakilala, hindi siya maniniwala. Dahil kahit mabait ako, hindi pa rin maiiwasang isipin niya na isa akong pusakal. Pangiti-ngiti kang mag-isa dyan, ha? Ah, nagkausap na kami ni Don Felix. Hindi niya ako isasama sa mga irireklamo niya. Ramdam ko nga na hindi ka na niya irireklamo. Ikaw ba naman na nagdigtas sa kanya? Kaya patas lang. Oo nga eh. Dapat ko bang sabihin kay Iya ang tungkol sa tunay kong pagkatao? Na ako ay apo ni Don Felix. Hoy, ano ka ba? Kanina eh, pangiti-ngiti ka. Ngayon naman, nakakunot mo ka dyan. Ano ba talaga? Ah, oh, wala. Oh, teka, nakabihis ka. Saan ka pupunta? Magre-report ako sa trabaho ko. Pero baka makita ka ni Magno. Kilala lamang ako ni Magno bilang kaibigan ng kanyang anak. Baka nakakalimutan mo na si Uncle Bogart lamang ang connection ko sa sindikato dahil ako lamang ang nagbibigay ng first aid. Oo nga. Pero kilala ka ng mga tauhan niya. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako. Isa pa, kailangan ko talagang lubas dahil wala na tayong pagkain. Sira na ang mga pagkain sa ref sa tagal ko sa lumang bahay. Okay, sige. Pero mag-iingat ka. Pangako, mag-iingat ako. Ah, teka, paano si Don Felix? Hindi pa ba natin siya pauuhin? Ha? Manuel? Hindi ba dapat na natin pauwiin si Don Felix? Ah, paano natin siya pauuhin? Eh, nasa mansyon ang ahas na tumuklaw sa kanya. Ganun pa man, huwag kang mag-alala. Kakausapin natin siya sa bagay na yan. O, paano? Aalis na ako. Wala na tayong kakainin mamaya pag hindi ako mamamalengke. O, sige. Sige, aalis na ako. Mag-iingat ka, ha? Kaya si Mami. Mami, namimiss na kita. Pero, ayoko munang umuwi. Nalulungkot ako sa hindi mo pagtitiwala sa akin. Ang tagal kong iningatan ang sekreto ni Daddy dahil ayokong masaktan ka. Pero ngayong naglakas loob ako na ipagtapat sa'yo, ayaw mo namang maniwala. Kailangan ko talaga ng makausap. Kailangan ko talagang makipagkita kay Iya at hingin sa kanya na doon muna ako titira sa bahay niya nang sa ganoon. Kahit papaano ay mawala ang dikat na dinadala ng tip-tip ko. Wala pa dito ang binal ko. At hindi pa nakapagsusumbong sa mga polis. Takot lang yun sa akin. Kaya kailangan kong makabalik ulit sa lumang bahay. At aalamin ko kung ano nang kinahinatnan ng paghanap nila sa talong yun. Kailangan kong makabalik sa lumang bahay. Maibalik doon ang bilang ko. Bago nito maisipang isuplong ako sa mga batas. Sweetheart?
Oh, bakit? Oh, nagbibihis ka. Bakit? Aalis ka na naman ba? May trabaho ako. Alam mo yan. Hindi mo ba ako sasamahang hanapin ang anak mo? Malaki na yung anak mo. Alam na niyang umuwi. Ano ba naman, Magno? Dala-dalawa na nga silang nawawala sa bahay na ito. Trabaho pa rin ang inaatupag mo. Trabaho ng mga pulis ang hanapin ang papa mo. At yung anak mo, malamang, nasa kaibigan lang niya yun. Doon mo siya hanapin sa mga kaibigan niya. Huwag ako ang istorbuhin mo. Paano ko nga ba sasabihin kay Lolo na ako si Jedda? Paano ko magpapakilala? Gayong galit ang namumuo sa dibdib ko. Ang bukang bibig mo, Lolo, ay ang paghahanap sa akin. Kung talagang mahal mo ako, bakit niyo ako pinabayaan? Bakit wala kayong ginawa nang mawala ako? Nasa loob lang pala ng mansyon ang gumawa ng paraan para masira ang buhay ko. Bakit hindi kayo kumilos? Oh, nandito ko lang pala. Opo. Masarap po ang hangin dito. Oo. Naalala ko tuloy ang mansyon. Presko rin ang hangin doon. Okay lang ba kung yayain kitang mamasyal sa mansyon? Siguro, mas magandang mamasyal sa mansyon nyo pagkaharap nyo na si Jedda. Oo. Yan ang pinapagharap ko. Ang muling makabalik sa mansyon si Jedda. Ngayon, bukang bibig nyo si Jedda. Samantalang sa loob ng maraming taon, hindi nyo man lang siya hinahanap. Anong ginawa nyo? Ang nagpayaman ng gusto. Ano nga pala ang plano nyo ngayon, Don Felix? Ang ibig ko pong sabihin uuwi na ho ba kayo sa mansyon? Gustong gusto ko nang umuwi, iho, pero... Natatakot ako. Sa mansyon din nakatira si Magno. Si Magno ay asawa ng anak ko. Ilan po ba ang anak niyo? Tulad ng naikwento ko na sa iyo noon, dalawa lamang sila. Puro babae. Ang panganay ko, ang ina ni Jedda. Nasaan po ang ina ni Jedda? Maagang naulila sa ina si Jedda. Dalawang taon lamang siya noon nang mamatay ang kanyang anak. Nasaan ang kanyang ama? Hindi ko kilala ang ama ni Jedda. Basta na lamang iniwan niya ang anak ko nang malamang buntis ito. Walang kwentang ama pala ang aking ama. Ikaw... Paano ka pa pala napasok sa sindikato? At bakit ka pumasok sa sindikato? Mahabang kwento po. Kung isa-isahin ko sa inyo, baka abutin tayo dito ng ilang araw. Kahit konti lang ang ikwento mo sa akin. Kung paano ka napasok sa sindikato ngayon? Lumaki po ako sa mga gangster. Ang mga kasakasama ko. Ha? Anong ibig mong sabihin na gangster ang
kasakasama mo. Natatandaan niyo pa po si Bogart? Ah, yung katiwala ng busing ninyo. Katiwala ng manugang kong traitor. Opo. Siya po si Bogart. Siya po ang nagpalaki sa akin. Nabagamat katiwala siya ng sindikato, ay itinuring naman akong parang tunay na anak at kapatid. At paano ka naman napunta kay Bogart? Ganon. Wala pong nag-aalaga sa akin. Walang ama, walang ina. Kaya nagpalaboy-laboy ako sa kalsada. Nagutom ako. Kaya kinailangan ko ang sumama sa mga kasing edad ko para mandukot at nang may makain ako at patuloy na mabuhay. Isang araw, nahuli ako ng pulis na nandukot. Dinala ako kay Bogart. Ayun, mula noon ay nakakakain na ako ng tamang pagkain. At kahit papaano, hanggang sa lumaki ako na si Bogart ang nakagisnan ko na parang naging ama at kapatid sa akin. Kaya pala lahat kayo ng mga kasamahan mo eh sa kanya ka medyo malapit. Opo, utang ko sa kanya ang buhay ko. Naririto na ang mga tawan ko. Kumusta kaya ang paghahanap nila sa tatlong yan? Oh, kumusta ang lakad ninyo? Bossing, nandito na pala si Bossing. Kanina pa ba kayo dito, Bossing? Oh, kumusta lang paghahanap ninyo sa tatlong yan? Hindi na po namin sila nakita. Bossing, baka naman pwedeng ibalato mo na lamang sa akin ang pamangkin ko. Tutal, siya naman ang katukatulong ng grupo sa tuwing may nasusugatan. Siyang tinatawag ko. Pinili niyang tumakas kaysa manatili dito sa grupo. Ibig sabihin, traitor ang pamangkin mo. Pero Bossing, nagawa lamang niya yun dahil sa relasyon niya kay Manuel. Eh di magsama silang dalawa ng Manuel na yun. Sige na. Magpahina kayo. Bukas ay maaga kayong umalis para hanapin muli ang tatlong yun. Hoy, nagugutom na ako. Itigil mo muna yung sasakyan dyan sa tapat ng palingke. Bibili muna ako ng makakain natin. Tigil mo! Sige, dito muna iparada. Ero yung mata mo ha. Dapat maging listo. Baka sakaling makita mo si Iya, jackpot ako. Pag nagkataon. Sige, lalabas na ako. Huwag ka matulog ha. Tingnan mo ang lahat na dumaraan. Baka sakaling makita mo si Iya. Ha? Thank you.
nabili ko na lahat ng kailangan namin. Ano pa kaya ang kulang? Ah, tama. Groceries pa pala. At mga prutas ang wala. Naku, kumunti kong makalimutan ang importante. Wala pa pala. Ang mabuti pa eh. Punta na lang ako sa fruit section. Mabuti sa katawan ng prutas eh. Ah, tama. Sa banda doon. Pero, makikipagsiksikan na naman ako neto. Pero, di bale, ang importante, makabili ako ng prutas. Siksika ng daming tao sa bandaron. May kaya nandoon. Magpapabalot na lang ako para sa mga kasamang ko. Ah, teka. Parang si... Tama! Si Iya! Ah, si Iya nga ang bumibili ng mangga na yun. Lalapitan ko siya. Pero papaano ko siya makukuha? Ang daming-daming tao. Oh, teka, ayun, palit na siya. Ano kayang gagawin ko nito? Oh, mabuti pa, sundan ko siya. Tama, susundan ko siya. At natitiyak ko, uuwi siya sa bahay niya kung saan naroon si Manuel at si Don Felix. Masundan kaya ni Buknoy si Iya? Mga kaibigan, huwag ninyong kaliligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Hacienda Muntiverde! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ang tulong ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Hacienda Muntiverde! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines.